Magandang tanghali mga kapapa. Ito, gagawa naman tayo ng manu-manu na pandesal. Nung unang upload ko po ay ginawa ko po sa mixer. Ngayon po ay manu-manu natin. So, meron po tayong 2 kilong harina or 14 cups. And then, 2 tablespoons of yeast. 3 teaspoon salt and 2 cups of oil and then 4 cups of water. So ganito lang po kasimple. And 500 grams or 3.5 cups of sugar, muscovado sugar. Ngayon po ay ihalo na po natin yung, mag-iwan po tayo ng kaunti para mamaya natin sa dough. Mix nyo yan, so paganyan. And then ito na, ibubuhos ninyo na yung harina. Pour mo lang siya. Yan na lang. Kasama. Hanggang magiging shiny siya. Hindi umayot mo siya dahil manu-mano. Yan po masarap sa manu-mano na pandesal. Kahit na itong dough mo ay ilagay mo sa fridge o sa labas at palasahin mo, lulutuin mo, in 3 days pwede po yun. Palasahin mo sa kahit na 3 araw. Ay na po, maganda na po ang dough. Okay na po siya. Ayan. Nakita niyo yan. Maganda na po yung dough. Tatakpan po natin ito. At thank you.
natin yung ating pandesal na ginawa kahapon. At papakita ko po sa inyo paano mag-view. Ayan, nag-double size na po siya. Ayan. At bibit po natin siya sa 425 per minute na po yung oven for 12 minutes. Tama po pag naluto yan, ang aking puti asawa ay magbibigay na po ng kape na po.